Bagamat ang aking pong babahaging message ngayong umaga ay nasa sa topical, pinais ko pong magsimula sa scripture, pagbabasa. Actually, dalawang text pong ating babasahin, pero una, basahin natin ang Numbers chapter 11, verses 1 to 15. Numbers chapter 11, verses 1 to 15. At mamaya po, basahin din natin ang 1 Kings chapter 19, verses 1 to 17. Una, Numbers 11, verses 1 to 15. Babasahin ko po sa Tagalog. Tinatry ko pong magbasa ng Ingles, salita ng Ingles talaga. Hindi ko pong talaga magawang maging Amerikano. So, sa Tagalog po tayo. Nandiyan na po, Numbers chapter 11. Ito po ay mga bilang. Mga bilang, kabanatang 11 hanggang 15. Ito po ay may kasaysayan sa buhay po ni Moises. Nandiyan na po tayo. Okay, sundan po niyo sa pagbabasa. Ito po ang sabi. Ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ng Panginoon. At nang marinig ito ng Panginoon, ay nagdingas ang kanyang galit. At ang apoy ng Panginoon ay nagdingas laban sa kanila at tinupok ang gilid ng kampo. Ngunit ang bayan ay nagmakaawa kay Moises. At si Moses ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. Kaya ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Tabera sapagkat ang apoy ng Panginoon ay nagdingas laban sa kanila. At ang nagkagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain. Ating naalala ang isda na ating kinakain na walang bayad sa Egypto. Ang mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Ngunit ngayon, ang ating lakas ay nanghihina. Walang anuman sa ating harapan kundi ang manang ito. Ang mana ay gaya ng butil ng kulantro at ang kulay niyon ay gaya ng kulay ng bidilyo. Ang mga taong bayan ay lumilibot at pinupulot iyon at kanilang ginigiling sa mga gilingan o dinidikdik sa mga lusong, niluluto sa mga palayo at ginagawa iyong mumunting tinapay. Ang lasa nito ay gaya ng lasa ng tinapay na niluto sa mais. Kapag ang hamog ay nahulog sa ibabo ng kampo sa gabi, kasama nitong nahuhulog ang mana. Nang narinig ni Moses ang pagtiyakan ng bayan sa kanilang sambahayan na ang lahat ay nasa pintuan ng kanilang toga. At ang Panginoon ay galit na galit at sumama ang loob ni Moses. Kaya sinabi ni Moses sa Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? Bakit hindi ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na iyong iniatang sa akin ang pasalin ng buong bayang ito? Akin bang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba sila upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan na gaya ng nag-aalagang magulang na kinakalong ang kanyang anak na pangusuhin tungo sa lupain na iyong ipinangako sa kanilang mga ninuno? Sana kong kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito. Sapagkat sila'y umiiyak sa akin na nagsasabi, bigyan mo kami ng karneng makakain namin. Hindi ko kayang dalihin mag-isa ang buong bayang ito sapagkat ang pasanin ay napakabigat para sa akin. Kung ganito ang pagkikitungong gagawin mo sa akin, patayin mo na ako! Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, huwag mo nang ipakita sa akin ang aking pagkailan. Yan po ang kalungkutan ni Moses.
diyan natin nahanguin ang mensahe na pinamagatan ko kung huwag tayo magkaroon ng labis na katungkulan kaya dapat natin iwasan. Ang labis na kalungkutan ay dapat natin iwasan. Tayo mo na lang. Opo, Panginoon, ang inaaliw ninyo ay yung inyong pangako sa Matthew chapter 5, blessed are the meekful. Blessed are those who mourn, for you shall comfort them. Sapagkat, Lord, ang sino mang umaamin na sila po ay mayroon kong dalamhati, alam namin na ito ang iyong aliw. Tulungan niyo kami ngayong umaga na makita po kahulugan ang binubunga ng labis na kalungkutan. At alam namin, Panginoon, na sana makita namin ito isang kasalanan. Kaya, hayaan nyo, Lord, na yung banal na Espiritu ang siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng iyong salita upang makita namin ang iyong katakilaan at makita rin namin ang ating mga kailangan. At dati nito'y samang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Labis na kalungkutan ay dapat nating iwasan. Makikita natin sa ating panahon kung kilala niya si Robin Williams. Kailan lang napalita siya po ay namatay because of depression. Depression ay nagmumulayan sa discouragement or kawalang pag-asa ng puso o kailangan mo. Makikita natin si Robin Williams, isa siyang tao masayahin, isa siyang kumikero. Pinapasaya niya ang buong mundo, lahat ng tao. Sa lahat ng kanyang mga palabas, nakikita natin talagang matatawa ka. Nano-nano. Pero deep inside, mayroon siyang discouragement. At ang discouragement na yon, na matagal niya ng daladala, dahil sa mga paligid, marahil sa kanyang pamilya, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang trabaho, pinanghinaan siya ng loob dahil hindi na kaya o napagod na siya. Pero hindi niya alintana dahil trabaho niya magpakita ng sigla at tuwa sa lahat ng tao. Pero dumating ang panahon, that discouragement leads to depression. Na alam natin ang Amerika, punong-puno mga hospitals because of this sickness. Wala pong gamot. Wala pong gamot. Kaya makita niyo ang mga Amerikano laging may tinitake na gamot. Depression, discouragement, pero hindi yan ang solution. Hindi yan. Only God ang makapagbibigay ng solution. So depression, ito po yung kawalang pag-asa. Human ng labis na kalungkutan at walang lakas upang gawin ang kanyang dapat gawin. Depression ay nagpapatigil ng ating relo. Nagpapatigil upang gawin natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Depression ay pagsuko ng ating responsibilities. Ng ating responsibilidad. Depression, resulta ng maling pangamasiwa ng ating kaluluwa. Because of sin. Depression ay bunga ng maling pangamasiwa ng ating kaluluwa. Hindi natin binibigyan kumang pansin. Wala tayong time when it comes to our spirituality. Because we are so busy with the world, with our self-interest. So, ang impression na pinapakita dito sa atin, sa kabuuan ng ating pag-aaral, banal ang sulatan, hindi maiwasang ma-discourage. Hindi maiwasan, even Christ, na-discourage ka na siya sapagkat hindi niya makita sa kanyang apostles ang kanyang inaasahang gawin. But never Jesus Christ depressed. So hindi natin maiwasan ang discouragement pero maiwasan natin ang pagsuko dahil ito ay babagsak sa depression. Kaya sa ating bilang mga Kristiyano, ayaw ng Diyos na maging feeling-oriented tayo, pakiramdam ko, pakiramdam ko. No! We must be commandment
oriented. Meaning to say, action! Action! Kilos! Huwag natin hayaan na tayo lugmok ng depression. Sundin natin. Kaya ang turo ng Panginoon sa atin, obey this, obey this, obey this. Come, 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 sinasabi ng Panginoon sa atin. Dapat maging action-oriented tayo and not feelings-oriented. Dahil Christian life is a battleground. Battleground between the flesh and the spirit. Hindi tayo immune sa discouragement. Pero, maaari tayong lumabas outside from depression at maaari tayong manatiling labas sa depression. So, paano tayo makakalabas? At manatiling nasa labas ng depression? Pag-aralan natin ang dalawang buhay na pag-asa, banal na pag-asa sa banal na kasulatan, at ito unahin natin ang buhay ni Moses. So nabasa natin ang pangyayari sa buhay ni Moses na ang mga tao, millions of people nagre-reklamo sa kanya sapagkat siyang inatangan ng Panginoon na manguna sa Israel. Sila'y doon nagre-reklamo, bagamat sa Diyos sila directly nagreklamo, pero kanilang ibinibigay ang problema kay Moises. Now, kung tandaan natin ang pagiging kasangkapan ni Moises sa kanilang deliverance, sa kanilang freedom from Egypt, na sila ay nagdusa roon, na alipin sila for 450 years na pagdurusa nila. Itong si Moises ang tinawag ng Panginoon sa kabila ng malayong lugar upang i-raise up ang isang deliverer sa kanila. Ito'y lumalarawan kay Christ. Ni-raise up ito at si Moises marami siyang reklamo kaya hindi niya kaya ang gawain ito. Pero ang sabi ng Panginoon, sino nagbigay sa iyo ng mata? Sino nagbigay sa iyo ng bibig? Ako magbibigay na ito, sasabihin sa iyo, puntahan mo ang bayang Israel nito. At sa pagpapalaya ng bayang Israel, ang bayang Israel ay nakalaya sa kapangyarihan ng Diyos at sa kagitingan ni Moises, pero parang normal lang sa kanila. Para bang, nagkataon lang nakalaya lang tayo sa Egypt. Tulad ng ating ginagawa, minsan tayo ay naghihirap, nagdurusa, walang makain, pero habang tumatagal ang panahon, nagkataon tayo. Para ang iniisip natin, tayo ay pinagaling sa pagitan ng pagdaan ng panahon. Ganyan eh. Kaya mo, aamon ka rin dyan pag sinang panahon. Pero sa mga Kristiyano, hindi. God is in control. Alam natin kapag kayo umahon, gawa ng Diyos sa inyo. Piyay ng Diyos. Common grace from God. At itong Israelites nito, okay lang sa kanila. Pinalaya tayo. Salamat. Salamat. Talaya tayo. Pero hindi na nakita ang kapitingan ni Moses at ang kapangyarihan ng Diyos. Wala silang pagpapalaga sa ginawa ng Diyos at wala silang pagpapalaga sa ginawa ng Diyos. At ngayon, nagutom sila. Nagreklamo sila kay Moises. Moises! Inaho ba kami mula sa Egypto para kami gutumin at pagtisan ang manang ito, a bread from heaven? At ang kanilang pinagmamalaki? Mabuti pa, hindi mo kami dinala na ito. Isamantalang doon sa Egypto, nakakain kami ng masasiraw. Ano sinabi nila? Ano sabi nila? Ano rin nakakain nila? Sa verse 5. Ang sabi nila, di mo Moses, ating naalala ang isda na ating kinakain na walang bayad sa Egypto, ang mga pipino, ang mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Wow! Sarap nun. Pero tignan natin ang totoo. Sino yung may sabi? For 450 years, alipin sila. Totoo kayo nakakain sila nito? Totoo kaya? Tignan natin ang kalagayan nila. Mismong Diyos ang nagsabi, diyan po sa Exodus chapter 3 verse 7. Exodus chapter 3 verse 7. Ano pong sabi ng Panginoon, ang Diyos mismo?
inilahad niya kay Moses, kaya nga gusto ng Diyos na i-deliver sila from that sufferings. Ang sabi dito, the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have given heed to their cry because of their taskmasters, for I am aware of their sufferings. Grabe palang pagdurusa at paghihirap ng mga Egyptian ito. Ngayon, sila'y walang makain, kundi maliban sa Bible o maliban sa bread from heaven, nagreklamo sila at sinasabi, maigi pa, hindi ako Kristiyano. Masarap yung buhay ko doon. Nagagawa ko ng gusto ko. Nagpapaligaw ko kahit kanino. Mamimili ako yung mga may apat na tatlong M. Hindi ko sinasabi hindi pwede si Kristiyano. Pwede yun yan. So, dapat may reason. Huwag yung kunaran si Mami D. Alam mo natin kung ano layunin ng lalaki. Kitang-kita, obvious, very obvious. Pero kung hindi kong asawa, na matanda na natin, o di kaya ang babae matanda, hindi, man, hindi ko masabing love is blind. Never! Hindi pwedeng maging kulag ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay mulat. Kilala niya kung sinang tao niya. Like God. Kilala niya ang mga tao ang kanyang niligtas. Kanyang dinescribe ang kanyang pag-ibig. Romans 8:5, while we were yet sinners, Christ died for us. That is His love. Ang love ng pag-ibig ay not by feelings, but by will and decision. I will forgive you even though you are a criminal of criminals. So hindi po kulang ng pag-ibig yung sa Diyos at sa mga Kristiyano. Pamahalin mo, mag-asawa niya dahil dinisahin mo with your whole will o sa iyong buong puso na tayo sa mahal mo siya. So, ano pong kalagayan ng Israel? Ay, grabe. Hindi sila nag-asabi ng totoo. Ganyan din tayo. Buti pa, hindi ako hindi Kristiyano eh. Well, siguro hindi ako Kristiyano. Kasi nangangarap pa sa lumang buhay at lumang kabataan. Pero ang sinasabi ko rito, ano ang dating nito kay Moses? Na pinagmamasakitan sila. Napakarami nila. Ano ang dating nito ni Moses? Depression. Now, tingnan natin, how does depression affects our own being? Paano ito nakaka-apekto? Well, depression nakaka-affect sa atin in three ways. Sa tatlong paraan. Number one, tingnan natin ang verses 11 to 15 sa ating text. Mas maganda kung mayroon tayong Bible, no? Kasi hindi tayo mag-refresh dito na ano lang, kailan talaga dapat may Bible bakusan sa ganun, mapatunayan mo na totoo ang sinasabi ng mga naran. Hindi tayo mag-depende sa ating feelings. Verse 11. Ang sabi rito, hanggang 13. Kaya sinabi ni Moses sa Panginoon, bakit mo ginawan ng masama ang iyong lingkod? Bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Na iyong iniatan sa akin ang pasanin ng buong bayang ito. Akin bang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba sila upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan na gaya ng nag-aalagang magulang na kinakalong ang kanyang anak na pasusuhin tungo sa lupain ang iyong pinangako sa kanyang mga ninuno? Saan ako kukuha ng kanay upang ipigay sa buong bayang ito? Sapagat sila'y umiyak sa akin na nagsasabi, bigyan mo kami ng kanyang makakain namin. Ano po naka-apekto nito? Unang-una, it affects Moses' spirituality. Umapekto talaga sa spiritual. Dama ni Moses! Na parang napakalayo ang Diyos. Parang sinisisi niya ang Diyos. Lord, bakit ganito? Why, Lord? Why? Nagsimula siyang mag-question ngayon sa Diyos. Sa kabila ng kapangyarihan ng Panginoon mula sa Ehipto, yung 10 curses o 10 sumpa na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, nakita ni Moses sapagkat siya mismo ang instrumento ng Panginoon. Now,
apektado siya sa problema ng mga tao, sa reklamo ng mga tao, na-depress siya. Hindi lamang basta na-discourage, kundi na-depress siya ng matagal na panahon ito. Why, Lord? Itong kadalasan natin sinasabi sa Diyos kapag may problema tayo. Bakit ganito, Panginoon, yung buhay ko? Kung kailan ako sumusunod sa kalooban mo, bakit ganito? Ba't sino ka ba nung araw? Masaya ka ba nung araw? Yes, marami kang pera, marami dito. Pero ang klaseng pamamaraan ng pagkakaroon ng pera? Walang pangakaiba sa Egypt. Alipin tayo ng laman. Pero itong kadalasan natin binibitiwan kapag ang kasama natin sa bahay, talagang mga matitigas ang ulo, mga pasaway. Kaya mo bang kandungin itong mga tao ito? Ang dami ito, pinapakain ko. Ako lang mag-isang kumikilos. Hirap na hirap ako, Panginoon, sa mga ugaling ito. Alam nyo, buhay po ng pamilya, and even the life of a church, is like an orchestra. Dapat harmonious yan eh. Lahat tayo naka-tune up dapat sa Diyos at hindi naka-tune up sa flesh. Ngayon kapag mayroon tayong isang member ito na gumagawa ng kasalanan, it affected the whole church. Sa orkestra, lahat yan nasa harmony, pero isa lang mapatira ng kwerda at bing, sila lahat ang orkestra. Yan ang depression. Apektado si Moises dito sa reklamo ng kanyang bayan. Ang dami reklamo ko. Gusto sila masunod. So, gusto namin pagkain, Moises. Gusto namin onion. Gusto namin garlic. Gusto namin ang minon. Salat, Moises. Eh, pakasin mo na ako, Moises. Hindi mo na ako sasama sa journey. Eh, meron akong sariling ano. Meron akong day off. Sakit yan kay Moises eh. So, hindi ba si Moses na kapiktado yung kanyang spiritual? Then, pagkapiktado yung spiritual, of course, papasok din dito yung apiktado yung ating emotional. Verses 14 to 15. Ang sabi sa 14 to 15, hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayan ito sapagkat ang pasalin ay napakabigat para sa akin. Kung ganito ang pagkito mong God gawin mo sa akin, patayin mo na ako! Kung ako'y kakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, huwag mo nang ipakita sa akin ang aking pag-ibig. Ano itong magkakasabi sa Ingles? I alone and not able to carry all these people because it's too burdensome for me. So if you are going to deal this with me, please kill me at once if I have found favor in your sight and do not let me see my vengeance. Wow. So, spiritually affected na tayo dun sa ating surroundings. At kapag spiritual affected and emotionally, wala talagang baksak. Alam niyo ba, mayroon tayong kapitbahay dito, mga 2 years or 1 year, na-depressed na depressed siya, nag-50 siya, mag-sinturon, ako hindi naman siya tumayo, pero binigyan niya upo because of depression. Hindi niya na kaya na tumibag na. Kasi yun ang depression eh. Paparalyze ka, wala kang ganang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Yung routine mo, wala na. Bigat na lang yung isip mo. So dito si Moises, at problema rito, pinasa ni Moises ang bigat sa sarili niya. Sabi niya, bigat, hindi mo kaya ito. Inako niya ang buong sitwasyon na para bang siya may mali. Kaya tayo, even me, as a father, kapag may problema ang anak ko, ako din balik dito. Hindi ko sila nagturuan. Hindi ko sila nagabayan.
kumaya, mangyari po sa mga anak ko, gasakot ko lang. Ang ganang situation natin, di ba? Sandali, sinisisi natin ang sarili. Hindi ako mabuting ama, hindi ako mabuting ina. Hindi ko nagawa ang aking gampanin. Patay mo na lang ako, Panginoon. May mabigat kang pagandang. Napakasarap kong pumuhilan. Napakasarap kong kunin mo na ako. Pero ang sabi sa Biblia, damdamin mo lang yan, boy. Ayaw pa daan ang imong pagbati, ay wa ka man ng nanginabuhi, pagbati ko din, nanginabuhi ka, pinagis pagtuo, pagsalit sa Diyos. Kaya pagbati, sa'yo ka na. Diba? Yung mga tinatawag na tutang pag-ibig, sa English na is popular. Ito, umiibig talaga ako, sabi ka ni Brother Mario, yung Sunday, no? Mahal ko talaga siya. Yung feelings yan eh. Ang tawag ko yan eh, ano ba yung tawag ko niyan, Ben? Ang tawag ko niyan? Infatuation love. Impatso lang yan. Emotionally, talagang distracted. Emotionally distracted. Kaya ang sabi niya, hindi ko na kaya ito. Now, how many of you go on this na gano'n? Meron kong ilang kilalang gano'n. Hindi ko na kaya ito. So, may mga matay na lang ako. Well, di ka masisi. Kaya hindi kayo pare-pareho, hindi kayo robot, pare-pareho isip ng iyong pamilya, ng iglesia. Ginagawa mo lahat ng kabutihan, pero iba yung naisip din ng kabutihan is sa sarili. Mas selfish ang kasarili. Samantalang ang mga leader sa isang bukwan niya, tinitignan lang kinabukasan ng kanilang empleyado, kinabukasan ng kanilang bukwan niya, na ito'y mananatili upang sa ganun, manatili rin nakikinabang lahat ng mga papasok at ng mga nasa to. Pero isipan ng mga empleyado, rally! Rally! Close ally! Kasi hindi magsunod yung ganun gusto. Pero kung prinsipo ng Panginoon, mag-fail, hindi dapat. So emotionally affected si Moses para sa kanya mabuti pang mamatay. Pero alam mo, walang tatas yung plano mamatay eh. Kasi kung may plano sa mamatay, nag-50 na sana. Kasi Moses hindi eh. Tumatay yung palis niya. After na isumala niyang 2 million people. Pero may kulang siya. Tapat naman siya. Masikap siya sa kanyang mga gawain. Kaya lang, makasama niya walang pagmamalasakit. Walang pagmamalasakit sa kanilang freedom. Walang pagmamalasakit na abutin ang pangako ng Diyos, ang pagkinawa. Then thirdly, depression not only affects our spirituality, but it also affects our emotional. And then thirdly, it affects our physical. Nasisimula talaga yun sa loob eh. Yun yung direkta sa labas. Pag nakita mo na patiwakal na, ang totoo na affected siya spiritually and emotionally. So therefore, talagang makikita mo na sa labas. Yung own depression. Lumaypay si Moses eh. Lumaypay siya sa sobrang taba. Kaya mo nag-iisa sa 2 million people at least, more or less. Hindi niya magawang bahagi ang trabaho. Misan din sa mga kain. Dahil inuulan niyang may makain ang kanyang mga tao. Ito ang dapat nating matutunan. Para huwag tayong mabot doon sa lupay-taygan at physical, dapat mayroong division of labor. Dapat mayroong posisyon. Dapat bigyan mo siya ng katungkulan. Itong dapat mong gawin. Ngayon po yung napaplano ko rin dito sa church sa magkaroon ng steering committee nang sa ganun, eh, makapagtaya ko ng konti. Iba ang kasagot sa akin sa itong bahagi.
dapat ibahagi ni Moises ang katungkulan, hindi niya dapat sakupin ang buong 2 milyon. Dapat bawat isa magpasan. Dapat tanggihan niya ang kanyang sarili, ang sarili niyang gusto, sariling kasiyahan. Siya ay isang bahagi ng pamilya, so kailangan niyang gawin ang katungkulan bilang kabahagi ng pamilya o kabahagi ng kumpanya. Hindi pairan yung gusto niya. Ito ang problema, kulang kay Moises. Kaya ang solusyon, verse 16, to 17. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Moises, magtipon ka para sa akin ng 70 lalaki at matatanda sa Israel sa na iyong nalalaman na matatanda sa bayan at mga namumuna sa kanila. At dalhin mo sa tugang tipanan upang sila'y makatayo roon na kasama mo. Ako'y bababa at magpag-usap sa iyo doon at ako'y kukuha ng espiritu na nasa iyo at ako'y sasalin sa kanila. Kanilang dadalhin ang pasalin ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhin mag-isa. Anong pinapakita rito? Kalooban ng Diyos at may authority ng Panginoon, mayroon siyang approval na ibahagi ang gawain sa buong iglesia, pamilya, o kumpanya. Approved by God upang sa ganun mapawasan ang bigat ni Moses. Ang pangako niya sa verse 17, then I will come down and speak with you there and I will take up the spirit who is upon you and I will put him upon him, upon them and they shall bear the burden of the people with you so that you will not bear it alone. At ang dapat bawat bahagi sa kumpanya ay dapat alam niya ang katungkulan niya that he is an employee. At siya ay isang empleyado at dapat lang gampanan ang kanyang katungkulan. And even the family, children, you should know your position. Father and mother, dapat alam din nila. Nang sa ganun, harmonious family na yun. Walang sumisibat ang mga anak kung saan saan gusto, barkada rito, barkada, gusto. Dapat talaga ang father, the head of the family, siya dapat mag-ayos pagdating sa spiritual na kalagayan ng mga anak. Even though they are not Christian yet. Pero ang prinsipo ng Panginoon dapat ang siya maghari sa buong pamilya. Wala pong pagsisihan. Pero kung prinsipyo ng mundo, mga payo ng mga mundo, payo ng mga sikat ng mga tao, payo ng mga artista, eh namumuhay kayo ang inyong pamilya ninyo sa prinsipyo ng artista. Then, mayroong break dyan. Pero kung payo, prinsipyo ng Panginoon, bagamat mahirap, pero mayroong kinapasin. So yung naging problema nun, kaya tinuruan siya ng Panginoon, Moses, dahan-dahan lang ito, hinahinay lang. Hinahina, ayaw pasana sa imong kaugalingon. Usog ang tanan. Huwag mong pasanin sa sarili mong lakas sa lahat. Tinawag kita, taglay mo ang aking kautusan, taglay mo ang aking batas. Kaya pinagbilinan ng Panginoon si Joshua, Joshua 1:8, at sabi niya, Joshua, be courageous. Do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may able to obey o gawin mo lahat ng bagay na nakasulat dyan, ano man ang decision mo, whether it is love life, business life, or family life, based on that word, based on the scripture, doon mo i-base ang lahat ng decision mo and you will succeed. Magkaroon ka na isang victorious life. So yun po yun kay message. Kaya po man, meron pa rin tayo isang example kay Elijah. Alam natin si Elijah, right? Wala tayong time dyan, pero napigay ko na po ang sa inyo ang lahat-lahat ng kailangan when it comes to depression. Nagsisimula spiritually, emotionally, then physically. Solution, delegation. Ikaw na, ikaw maghuhugas ngayong umaga ng plato sa ating pinagkainan. Si Bunso, sa tanghali. Si Kuya, sa gabi. Walang excuse. Eh, pahinga ko yung dapat. Hindi pwede. Doin niya. Bukas, kayo ang magwawalis. Magbubunot. Pagka weekends, bunot.
Lord, what? Lahat yan, dapat may delegation. Mayroong division of labor. Kita nyo, ang ganda ng bahay, matinis yung bahay, maliwas ang bahay. Dahil prinsipyo ng Panginoon yun, magkang sinusunod. So, sana may apply din ito sa atin sa church, may apply din natin sa ating family, sa ating company. May ibigay natin. Now, in summary, alam natin si Elijah, he's a victorious man. Siya isang magiting na lalaki. Kinalaban niya ang 800 prophets ni Baal against one. Siya lang tumayo. At ang sabi niya, magtawag tayo ng apoy mula sa inyong Diyos at sunugin ang ating mga sacrifices. Ngunit yung 450 na miya sinusugatan lang, why God is alive, isang masayo-sayo sila. Walang Diyos na dumating. Walang apoy na dumating. Pero si Elijah, isang sabi lang sa Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, huwag yung kahiya, yung lingkod, then fire come down from heaven. At talagang sinunog yung kanyang mga sacrifice. At dahil doon, mali ang buong bayang Israel. Tayo yung pinagpapatay ang lahat ng mga prophets, mga false prophets, 450. Very courageous and victorious itong si Elijah. Pero mali, nag-iisip siya. Kaya noong makarinig siya ng banta ng isang babae lang, si Jezebel, bukas papatayin kita, tumakbo si Elias. Na napakalayo. Napakalayo tinakbo niya. At nakatagpo siya ng puno ng juniper tree. At naupo. At sabi niya, ayoko na. Ayoko na. Lord, patay mo na ako. Okay? The same. Patay mo na ako. At natulog. Pamiyan ang ginawa ng Panginoon. Padala siya ng anghel o ang Panginoon mismo sa katawang anghel, Eucharist, giling siya, later. Kasi, gumaring ka. Pagbigo niya, nakita niya, mayroong nakapate na tinapay sa pato, sa hapnon, no? Ano ba? Ginain niya. Pagkatapos, pagkatapos gumaring, tulog na naman siya ulit. Pero pinising sa akin ng Panginoon. Pero bandang huli, Elijah, sinulong mo lahat, mayroon pang mga kapatid, mayroon pang mga palatayan, na inihanda ko. Una-una, kailangan mo ng best friend na mga sama. Ang best friend mo na hindi iwan sa'yo na pareho kayo ng mind. Nagdata yan, King Cole. Sino yun? Si Messiah. Si Iglesia. Si Eliseo. Si Eliseo. At nung tapunan ni Elijah ng kanyang coat, si Elisha, alam ni Elisha na siya ito na yung katagunan din sa kanyang panalangin at susundin niya si Elisha. Pero sabi niya, magpaalam na ako sa magulang ko. Sabi ni Elisha, hindi. Ano bang pakialam ko sa iyo? Paalam na. That's a good. Isang idea na maganda talaga na magpaalam na sa akin. Kasi hindi na siya babalik kailan na. Susunod na talaga siya para mabigod sa Panginoon. Kinumit ng kanyang buhay. Pagkatapos niya, alam mo, hindi siya nagpaalam, kundi giniba yung mga Diyos-Diyosa ng kanyang ama. Sinunog niya. At yung mga baka, ginawa niyang panghando. At mga haligi ng kanyang templo, ginawa niyang mga panggatong. At pagkatapos nun, sumunod na siya kay Elijah. At si Elijah is a true friend of Elijah. At sa lahat ng kaibigan ni Elijah, marami mga prophet na si Elijah lamang ang nakakita kay Elijah na siya ay sinakay ng parwahing apoy. Ay tinaas Diyos na hindi dumaras ng kamatayan pero buhay siyang dinala ng Diyos sa taas. Only Elijah, sinisayon mo lang kita na sapagat he is a true friend of Elijah. So anong araw po? The same araw din natin. Delegation. At puntahan mo yung mga taong handang gumamay sa'yo. True friend. Pero sa mga unbelievers na wala pa kay Kristo, true friend mo ay si Jesus. Siya ay mananatiling kasama mo hanggang katapusan ng buhay mo, hanggang sa karian ng Diyos, makakapiling mo si Jesus Christ. Yun ang dapat mo mulahing katatuin. Paano mangyari yun? Aminin mo makasalanan ka. At aminin mo Diyos na makapagiling ka sa'yo, hindi sa mga good works na ginawa. At yun ang kailangan. Isuko lang. Kaya sa huli, isang paalala muli. Ang
labis na kalungkutan, dapat iwas. Ilapit ito sa Diyos. Tayo talaga. O Panginoon, tunay, Lord, na lahat kami na discourage sa iba't ibang mga circumstances, situation ng buhay. Ngunit Lord, salamat po sa iyong salita sapagkat alam namin po ano po dinadala ng discouragement. Apektado ang aming pong spiritual, ang aming emotional, at ang aming physical kapag kami po ay na-depress na. Wala na kami magagawa kung di sisihin kayo at magsalita na hindi tama. Ito, Lord. Deliver niyo kami sa inyong kalagayan. Bigyan niyo kami ng katulungan. Sa tuwing kami po na di-discourage, may piwag po mauwi sa depression. Oo, Panginoon. Tanging sa salita niyo lamang namin ito makikita, marinig, at malalaman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen.